po yung aking kinakain. So, lalo na ngayon, lagi tayong puyat. So, bumili po ako ng mga gulay na, na magkakaroon siya ng source of natural vitamins sa ating katawan. So, ipapakita ko po sa inyo ang mga simpleng gulay na aking kinakain. Binili ko po ngayon siya. So, ito po ay makakatulong sa ating mga kalusugan. Sana ganun din po kayo. So, meron po akong mga biniling ano, pipino. Ito, meron din po akong biniling maraming kamote tops. Kasi ito po ay biniblender ko. Biniblender ko po siya sa umaga. Then, meron po akong kangkong. Kangkong, marami pong kangkong. Marami po ang binili kong kangkong at itong kamote tops. Then, meron pong mga, may fruits. Ito, mango. Tsaka, meron din saging. So, mamaya, isa-isahin ko po yan. Okay, ito po. Meron din po akong kamote instead of rice. Another source of carbohydrates. Ito, sweet potato. So, ayan guys, letter po. Ipapakita ko sa inyo kung ano po yung mga lagi kong kinakain para ma-share ko naman po sa inyo. At sana po, kahit ito po ay simpleng pagkain, ito po ay marami naman po itong makukuhang mga vitamins instead of synthetic vitamins. So, ayan po, kumakain lang po ako ng mga natural food. Natural food yet, it is healthy naman po. Po mga kapatid, ayan. Ito po yung binili kong mga kamote tops. Marami po siya. Marami po siyang kamote tops. Isang bundle ang binili ko. Tapos, meron po akong kangkong. Yung kangkong po, ayan, ito po, ini-steam ko lang. Ini-steam ko lang itong mga kangkong na to. Steam lang po. Ito naman ay sinasali ko sa blender kasama yung malunggay. Okay. Ito naman po, ayan, mango. Mango. Ito po, ayan, mango po, ayan, ito lang binili ko, mango, tsaka papaya po, ito po, yung binibili ko yung medyo orange na kasi matamis po siya. Then, ito naman yung mga binibili kong saging, hindi po ako nabili yung ano, kasi maasim, pero ito ay maraming, mas ma-vitamin po pag ganito, yung maitim na ang balat, mas marami pong makukuhang potassium. Then, another source of vitamin C, yung pinya po, pineapple, ayan. Bumili po ako ng gulay ay pinya. So, ayan po ang pinya. Pinyang medyo matamis na to kasi hinog po yan sa puno. Bagong harvest lang yan nila. Tapos, ito naman yung binibili kong klase ng eggplant. So, ang eggplant na to ay mas ma-vitamin compare po doon sa malalaki. Ito po ay native lang, native po. Pero medyo mahal po siya compare doon sa mahabang talong. Ito naman po ay yan naman po ay yung maliliit na ampalaya. Maliliit po siyang ampalaya. Yan naman po ay mas ma-vitamin po yung maliliit compared dun sa malalaki. Dahil ito po ay native. Ayan. Ayan po. Tsaka, another source of carbohydrates. Ito po yung kamote. Instead na rice, ito po yung nilalaga lang. Rice ay yung kamote. Then, ito naman pong cucumber or pepino. Ito po ay biniblender ko sa umaga. Okay, ito po ay may natural ito po ay may natural yung vitamins. Yung makuha natin dyan ay natural alkaline. Ito po yung pepino. Mayroon po tayong makukuha ang natural alkaline. So, kaya mas maaganda po na sa umaga po ito. Mas maganda na sa umaga, i-blender po ito yung empty stomach para mas maraming yung nutrients ay mabilis po ang absorption ng nutrients pag empty stomach po ang empty stomach po. So, ayan. So, kaya kailangan kumain lang tayo ng mga natural food. Ayan, saggings, banana, yung kailangan yung mga medyo ano na, yung ganito ang kulay ng balat. Para medyo healthy po siya. Kaya ito, tomorrow, sa sunod kong video, ipapakita ko sa iyo kung ayan naman, i-blender ko po yung mga green leafy vegetable. Ito, yung kangkong.
Tapos kukuha ko doon sa aking tanim. Doon meron po kaming tanim na malunggay sa doon sa labas. Hindi ko pa po nakuha. Next video ipapakita ko sa inyo yung i-blender ko yung mga green leafy vegetable. Tapos ito naman kasali to sa pag-blender yung pineapple at saka itong pipino. So itong pipino ay magkasama sa pag-blender ng pinya. So itong ampalaya ay kasama sa pag-blender ng mga green leafy vegetable. Isasama po itong native ampalaya. Kasama po ito sa pag-blender. So ito namang eggplant, ito po ay i-ano lang po siya, i-boiled. Tapos lalagyan lang ng mga konting ingredients. So ayan po guys, oo, simpleng pagkain yet nutritious. So ayan naman, ito naman po ay i-blender ko din. Ang binibili ko din yung ganito para medyo matamis po yung meron siyang ganito. Meron na siyang mga itim-itim. May itim siya. Medyo, ayan, matamis po. At ito, orange. Orange po yung papaya. So, kaya guys, sa aking next video, papakita ko din sa inyo kung yung mga ingredients, yung mga ibiblender ko na mga green leafy vegetable. Thank you po, guys. Susunod uli na video, yung mga ibiblender ko. Sige po. Thank you po. Okay, ayan po. Ito mga kapatid. Hello guys. Ito po yung kamote tops. Marami po ang aking binibili kasi ito po ay ibiblender ko. Tsaka maraming kangkong. Ayan, kangkong is life. Then, yung binibili kong saging ay yung medyo, yung hinog na kasi yung mga ganitong saging ay mas marami ang vitamins compared sa medyong hilaw. Ayan po, lakatan. Tapos meron po akong mango, tsaka apple, tapos ay, papaya. Then ito din po yung pinya. Ayan. Okay, dahil ito po ay may source of natural vitamin C. Hindi na po tayo mag-tick ng mga vitamin na synthetic. Ayan po lang, natural vitamin C. Tapos, ayan po, ang binibili ko pong talong yung mga native lang po. Kasi mas healthy po siya, mahal nga lang po. Then, ito din po, yung aking binibiling ampalaya, yung mga maliliit lang po siya, native. Native po siyang ampalaya. Tapos, ito naman po ay kamote. So, instead na kanin, ito po yung kinakain ko. Ito po. Nahain ko po yan. Another source of carbohydrates. Then, ito po yung saging. Pag ganito medyo itim na, marami po yung vitamins na makukuha natin dyan. Then, ito naman po yung pipino. Ito po yung pipino. Ito po yung i-blender ko para sa breakfast. Blender, breakfast. Tapos, lalagyan po yan ng malunggay. So, ayan. No, natural lang po tayo ng mga food and vitamin. Ayan, para makakuha tayo ng sapat na vitamina sa ating katawan. So, ito, mga root crop, itong kamote tops. Ito po ay i-blender lang. Hilaw lang po siya. Okay, papakita ko sa inyo next yung video. I-blender ko po yung mga hilaw na gulay or yung mga ganito, yung mga leafy vegetable, papakita ko sa inyo sa sunod kong video. Ayan po, yung mga simpleng mga pagkain pero healthy naman po. Thank you po again. Sana po ay kumain din po kayo ng gulay.